This is Chara and welcome to my channel. So today we're going to review this product, Maybelline Fit Me Matte Poreless Foundation, if it is worth it or not. So the first thing I've noticed this product is the container is glass. So be careful na mahulog kasi mapabasag to. And second is you don't have a pump. Much easier if there's a pump kasi malalagay mo lang siya yung tama na yung certain amount na kailangan mo sa face mo. Hindi katulad nito, ibubuhos mo siya, baka maparami ang buhos mo. Sayang yung product. Diba? So, our first comment, it's not about the effect of the product, but the packaging itself. So, yun yung first nating comment. It's not the effect of the product, but the package. Okay? Then, we will see later if mag-stay ba siya sa face ko, kung ano yung effect niya, kung mag-uho ba siya, or mag-feeling ba siya sa aming face. So, let's find out. So, nilagay ko na guys ang foundation sa aking pagmumukha ng bonggang-bongga. So ngayon, gagamitin ko itong puddle brush para sa other side of my face. And the other one is the sponge. Okay naman ang feeling na ilalagay mo siya ng puddle brush. We will see kung ano yung maganda talaga. Kung itong puddle brush or yung sponge. Hi guys, madali siyang i-blend. Hindi siya katulad ng ibang foundation na madali siya mag-stay yung sa pag-fix agad sa face mo. Pero ito, hindi. Madali siyang i-blend. Hindi siya yung agad. So, yun. Titingnan natin kung pag ginamit ko yung kabilang side yung sponge, kung okay ba yung result. Okay. So, tingnan natin. So, again, I'm gonna use this sponge in the other side of my face. Aba, mas madali siyang i-blend kaysa dun sa puddle brush. So, mas okay pala siya na gamitin yung sponge pag ginamit ko itong foundation na ito. Hindi siya madaling. I mean, hindi siya mahirap. I mean, i-blend sa face. Okay. Kilay goes, I use Just Gold Perfect Eyebrow Pencil. Thank you.
is Rimmel London. Kaya lang, I don't think kung nandito na to sa Pilipinas because I bought this one at Abu Dhabi UAE. So, this one is Lip Cheek and Tint naman from Avon. This is I usually use if mag-feeling misty sa ako. Yan ang sekreto. So, yan, ganyan ang patch siya na guy. I-blend mo lang siya ng bonggang-bongga para magbukha kang misty. Yung highlighter para magmukha talaga siyang matangos. So, ayan oh. Biglang tumangos, no? Yan. Yan lang yung sekreto. Highlighter lang yung best at saka contour. At syempre, yung highlighter pwede mo na rin siyang gawing ano, eyeshadow. Ayan. So, kompleto na siya, no? Mabilis na gamitan lang talaga. Meron namang ganyang ibang ano, tag dito, ibang brand. Meron sa Maybelline yung parang V-shape ano nila, contour. May ganyan din sila. Kasi wala pang Rimmel. I'm going to use this Fashion 21 Happy Orange. I bought it last year. I don't know if it is still available in Fashion 21. Kasi yun nga, last year ko siyang binili. Pero hanapin nyo na lang siya. If still available pa tong lipstick na ito. I love it so much. So, yung mga lipstick nila. Itong orange na to is, tingnan mo, hindi siya yung shocking orange. Napaka pleasant na ito. To make my lips more gorgeous, I use this Flavor Gloss by Victoria's Secret. Shout out sa ating ka-roommate na si MJ, si Engineer MJ. Jay, thank you so much. I love it. Sobrang nice siya sa lips ko. Tsaka, masyado siyang orange lipstick. I love it so much. MJ, if you're watching, I love it so much. Bigyan mo pa ako nito ng marami. So, to fix my makeup, I use this Morphe Fix Powder para magstay yung ating foundation sa mukha, ating makeup. Hindi agad siya mag-fade sa aking face. So, this is my final look for our Mistisa makeup tutorial. So, magbihis na tayo. Ayan, nakapagbihis na ako. I'm so ready to go out. And, ayan, sana magtagal tong makeup na to sa aking face. Para na maging important naman yung foundation na binili natin, guys. May rinay natin sa ating. So, I'm here outside the house and as you can see, napakainit. Pinapawisan na ako. Ayan, kailangan ko na magbabay sa aking little buddies. Hachi, don't pick the flowers, little boy, okay? Naku! It's church time. I'm here at Sacred Heart Parish, Calinan, Davao City. Ang ganda na kanilang church, guys. It's my first time to visit it. Right after church, I go to the department store para tumingi ng mga gamit na pwede mong bilhin para sa bahay. And tumitingin na rin ng makeup, yung mga display nila na pambahay, guys. Tsaka mula na rin yung pricing nila. Pero ang bala ko naman talaga is bumili ng tela para yung susuka namin. Kasi madali siyang madumihan pag wala siyang kapag. So, hindi kong bumili at may nakita ako.
Maybelline Matte Poreless Foundation na ito is... Taran! Thumbs up! Yes, because it is more than 5 hours na nasa labas ako ng bahay. Napaka-init, bes. Pero hindi ako iniwan ng foundation na ito. Hindi niya ako iniwan katulad ng iba. Sabi ko, lalo siya nag-glow, at saka hindi siya katulad ng ibang matte na nagkikiki-feelings yung namumuho mo. Hindi siya ganun, bes. Ayan. Kahit paguda na ang aking face, andyan pa rin naman yung makeup ko. Ayan. Pwede pa rin naman pang-aura, diba? So, think na more than 5 hours ako. Kasi imagine mo nga, walis ako ng bahay yata ng mga tsura. Tapos, naglagay ako ng makeup is mga 1-something. GB, the bigger one, and the smaller one is Hachi Boy. They're the best guards in our house. Ang aming mga palangging-gingging na mga chuba-chuchu namin sa bahay. Ayan. Guys, anyway, thank you so much for watching this vlog. I hope you like it. And please subscribe if you haven't subscribed yet. Thank you so much. Have a good day. Bye!